channel. It's been a long time, guys, na hindi na po ako nakapag-upload ng video. So, ang video ko po today is all about Korean language. Alam ko po na marami po sa inyo na gusto pong malaman kung paano po matuto mag-Korean. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung natutunan ko dito sa Korea. First, step by step po tayo, guys. In this lesson, we will talk about Korean consonants. So before we start, gusto ko lang pong i-explain muna sa inyo kung ano po talaga ang Korean language before po tayong mag-start. First, ang pangalan ng Korean language is Hangul. Para maintindihan nyo ang lesson ko today, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng Hangul. Han means Korean. Gul means writing. Gusto ko lang din i-share sa inyo, guys, na ang Korean language or Korean writing ay ginawa po ng isa sa pinakasikat na hari or king dito sa Korea na ang pangalan ay si Sejong Daewang or the King Sejong the Great. Siya po ang gumawa ng Korean language. Today's lesson is all about Korean consonants. First, we will talk about 14 basic consonants and 5 compound consonants. Sa lesson kong ito, ituturo ko sa inyo kung paano po babasahin ang bawat consonants ng Korean at ituturo ko rin sa inyo kung paano po isulat ang bawat consonants. First, ituturo ko sa inyo kung paano po babasahin ang bawat consonants ng Korean. Isa-isahin ko, guys, para po maintindihan ninyo at malaman ninyo kung paano po ang pronunciation ng bawat consonants. Step by step to, guys, at in order din po ang pagsulat at pagbasa ng Korean consonants. First, giyo, niyon, tigot, liul, mium, biup, siot, iyong, jiut, jiut, iyok, tigut, piup, at hiup. Ayan, inisa-isa ko na po sa inyo kung paano po basahin ang bawat consonant. Itong mga consonant nito ay tinatawag, ito po ang 14 basic consonants ng Korean. Next, isi-share ko sa inyo kung paano po babasahin at kung ano po ang pronunciation ng compound consonants ng Korean. First, sanggiyo, sangtigot, sangbiot, sangsiot, sangjiot. Ayan, guys, sana nakukuha niyo kung paano po ang pronunciation ng bawat consonants. Next, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano po ang isulat ang bawat Korean consonants. In order ko po ituturo sa inyo para hindi po kayo maguguluhan. Unahin po natin ang 14 basic consonants. First, unahin po natin ang number 1, giyo. Ang pagsusulat po ng Korean letters ay from left to right po ang patamang pagsusulat nito. First, giyo. Giyo. Next, niyon. Niyon. Next, tigot. Tigot. Liol. Next, liol. Liol. Next, miyum. 1, 2, 3, 4. Miyong, piyo. 1, 2, 3, 4. Shiyo. 1, 2. Iyong. 1. Jiyo. 1, 2, 3. Chi up. 1, 2, 3, 4.
here. 1, 2, 3. Tiga. 1, 2, 3, 4. Pee up. 1, 2, 3, 4. Pee up. 1, 2, 3. Ayan guys, ganun lang po kadali kung paano po magsulat ng Korean letters. Sana po nakuha ninyo kung paano ko po sinulat ang bawat isa. Next, ang isusunod po natin is yung compound consonants. Ayan, andito na po tayo sa 5 compound consonants. First, unahin po natin yung sanggiyo. 1, 2, 1, 2. Sanggiyo. Tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sang tiga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sang bi. 1, 2. 1, 2. Sang si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sang ji e. Sang ji e. Ayan. Inisa-isa ko na po kung paano ko po sinulat ang bawat consonants. Next guys, ang ituturo ko naman ngayon is ang Korean consonants sound. Ituturo ko sa inyo ang bawat sounds ng Korean consonants. Giyo. Go. Or ko. Neon. Tiga. D. D. T. T. Leon. Neon. Beo. P. Bu. P. Shio. Iyong. Chiot. Z. 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 Chiot. Ch. Ch. Kiyo. K. K. Tiga. P. P. Piyo. P. P. Hiyo. K. K. Yan po ang sounds ng bawat Korean consonants. Kung sa English letters po, ang giyok is G as in goat or K as in kite. Neon, N as in nun. Tigot, D as in date, T as in top. Leon, L as in like or R as in right. Neon, M, mouse. Bio. Pwede siyang B as in ball or P as in pass. Shiot. Sight. S. Yong. NG or noun. Jiot. J as in jar. Chiot. Church. CH. Church. Kiok. K. Bakit may H sa bandang baba guys? Yung ibig po sabihin yan is yung may parang pag na-pronounce nyo po itong letters na to, medyo may parang hangin na lumalabas. Hindi katulad dito na G lang as in G. Ang G kasi pwede siya, ang giyo kasi pwede siya ang G at saka K. Dito po is K lang po talaga siya. So ibig sabihin medyo parang may hangin na lumalabas. Ang T gano din po, dito pariho din po sa D, digot. D at saka T, pwedeng dalawa. Pero ito, dapat isa lang po. T, as in top. Top. Okay. Tapos, yung P, pariho din po siya sa B-O. Pero, ang B-O kasi, pwede siyang B, pwede siyang P. Ang P-O kasi, is P lang po talaga siya. Wala, hindi siya pwedeng B. Sa H-O naman is H, as in house.
Tapos ko na pong i-share sa inyo kung ano po ang sounds ng bawat consonants. Ito po yung basic consonants. Next, i-share ko na lang po sa inyo kung ano naman po ang sounds or letters ng compound consonants. Ito naman po ang compound consonants ng Korean. Sanggiyok. Ko. Ko. Ito po yung sounds niya. Ka. Kaya ang ibig po sabihin po nitong sa dalawang linya sa taas is ibig po sabihin niya wala po siyang parang, kumbaga parang pag nag-pronounce po kayo is parang diretso stop siya. Wala siyang hangin na katulad kanina ng ka. Ka. Magkaiba po siya sa ka. Ito is ko. Ko. Sa sangtigot naman is p. P. Sangbio p. P. Sangsiot s. S. Sangjiot d. D. Yun po ang sounds ng bawat isa. Magkaiba po bawat consonants, ang magkaiba po ang compound sounds at saka basic sounds. Ayan guys, tapos na po tayo sa lesson for today. Ang 14 basic consonants at saka compound consonant ng Korean language. Tinuro ko na sa inyo kung paano ko po isulat at kung paano po ang pronunciation ng bawat consonants. I hope guys may natutunan po kayo sa lessons ko today. And I hope na nasundan niyo po ang lahat ng mga turo ko ngayong araw na ito. Sana simula ngayon ay masundan niyo po ang aking lesson about Korean language. Step by step po tayo para po hindi po kayo mahirapan. And I hope masusundan niyo ang bawat lessons ko, naintindihan at matutunan niyo ang bawat lesson ko. And see you in my next lessons, guys. In my next lesson, we will talk about Korean vowels. So, this is for today's lessons. And thank you guys sa pakikinig at sa pagsusubaybay sa aking lessons for today. And please don't forget to like, subscribe, share, and click the bell button to be notified on my next video. And thank you guys. Bye!